Okay, supplemental vlog since ang vlog ko is about the Golden State Warriors, yung winning culture nila at yung gusto ng kanilang team, majority team owner na si Joe Lacob. Wala siyang pakialam sa payroll dahil ito yun eh, lumabas, yun na, nung ginugel ko to, isa ang Golden State Warriors sa may pinakamataas na payroll. Meaning sila yung may pinakamataas na pinasosweldong mga players. At number one sa payroll nila is Steph Curry and the second one is Klay Thompson. So doon lang tayo. Pero hindi nyo ba nakikita na yung nagpanalo sa Golden State is yung lineup nila na small ball. Meaning si Looney yung malaki. Okay? Si Looney yung legit na malaki. Si Kevon Looney. Then si Jordan Poole, Peyton II, Andrew Wiggins, Steph Curry or Klay Thompson. Yun yung lineup nila eh. Di ba? Yun yung lineup nila. Si Looney, si Peyton II, si Wiggins, si Steph and si Klay. So, di nyo ba napapansin na yung small lineup na yun, yun na nagpahirap sa Boston Celtics? Payton defensively, and Jordan Poole with his speed, putting pressure on dun sa mabilis na players ng Golden State, like Marcus Smart, Jaylen Brown, and Jason Tatum. At yung depensa ni Andrew Wiggins kay Jason Tatum, yun ang key. Okay? Kasi kung hindi na depensahan si Tatum, malamang panalo yung Boston Celtics. So, wala kayo napapansin, yung laro ng Ginebra kanina, okay, yung comeback is si Japet lang yung malaki. Okay, si Japet yung nag-iisang malaki, which is parang si Looney yun. Si Japet ang malaki, then si Scotty, si LA, si Nards, at saka si Arvin Tolentino. Ho, yun yung nagpanalo sa ano? Yun yung nagpanalo sa Ginebra. Pero, ito yun. Baka kasi isipin nyo na yung ginagawa ni Arvin Tolentino is, ano lang yun eh, sumasalo lang naman ang kick out yun eh. Sumasalo lang naman ang kick out pass yun eh. Drive and kick, parang LeBron James lang yun eh. Umaatake si Scottie tsaka si LA, then si Arvin umiispat lang, hindi. Actually, yung play na yun, ang simula nun is naka-triangle sila pagbaba, and then nag-evolve siya in a two-man game. It evolves na it either magpa-pop, magda-dive yung si Japet sa basket, which is yung play nila. And then, kung wala, iikot yung bola. Okay? Ganun yung sequence, may weave every time. Then, yung sa kabilang side, naka-triangle din, mag-evolve na naman siya. It just so happens na yung option na open is catch and shoot na lang si Arvin Tolentino. So, hindi sa purely kagaya nung LeBron system na si LeBron, hawak niya yung bola, nagdi-dribble siya, hihingi siya ng high pick, o hihingi siya ng screen, dadaan siya dun sa screen, and then pagka sumunod yung depensa sa kanya, kasi yung depensa kinukuha niya eh, mapapuwersa kang i-double team yun, kasi maiiwan niya o iwan niya yung kalaban, or dahil sa lakas niya, madi-dislodge niya yung depensa. So ang gagawin niya, pag nado-double team siya, kick out, hindi ganun yung play. Okay? Nag-evolve yung play, kumbaga merong ball movement, and then yung last option, laging naiiwan si Arvin Tolentino. Actually, pick and roll yun eh. Magda-dive si Japet, and then actually, ano yun eh, kung kaya ni Scotty na drumive, the drive siya, even si LA nga, pinasasabit niya yung ilang beses humihingi ng tawag si LA sa referee dahil pakiramdam niya, na-click yung arm niya. Diba yung floaters ni LA, ilang beses na ginagawa yun of the pick.
Yun talaga yun. Pero umiikot kasi yung bola. Umiikot yung bola. And then, ang nag-ano doon, pag rumibaw, ano mo, nakuha ni Scotty, nakuha ni Pinto. Okay? Nakuha ni Pinto, at saka umiikot yun. Karami, yun nga yun eh. Karamihan, may place doon. Kasi baka yung kay Arvin Tolentino lang yung napansin nyo. Yung puro 3 points kasi yun yung sunod-sunod eh. Karamihan ng play doon is kay Japet talaga. Yung nagpanalo sa Ginebra against nlex na katatapos lang, karamihan ng play doon kay Japet. Okay. Meron ang isang play doon eh. Nag-pick and roll silang dalawa ni Nudge Pinto. Pinasahan ni Pinto itong si Aguilar. So usually it's just a pick and roll, ano, two-man game na nag-evolve. Umiikot yung bola at just, eto lang si Arvin Tolentino, eh libre at kasado. At pumapasok kasi nung first half medyo maalas to eh. Nung third quarter, nung second half, third quarter, fourth quarter lang ito pumapasok yung tira. Pero nakita nyo ha, sino yung best player? Dapat doon si Arvin. Dapat si Arvin Tolentino kasi yun yung obvious eh, sunod-sunod yung 3 points. Pero ang best player si Japet kasi yung play nun is talagang ang beneficiary is si Stan o si Stan Hardinger o si Japet. Nasa loob yung play. Second option na lang yung shooter na nai-stretch yung depensa dahil sa ganda ng ball movement ng Barangay Ginebra na parang Golden State. Okay? Kasi yun eh, yung mga tira ni Tolentino, isipin nyo na lang parang si Klay Thompson, o parang si Kerry yun. Lagay na natin sa ganun yung mga tira ni Arvin Tolentino, yun yung obvious. Pero hindi nila alam na ano yun eh, paloob yun. Ang first option nun is sa paloob. Pwedeng kay Draymond, or pwedeng umatake si Klay Thompson sa pa-driving to the basket. Bibira lang naman kasi na tumi-eh. Kasi mga shooter yung Golden State eh. So natural ang hahanapin mo is yung shooter. Pero actually, yung play na yon kung sa Ginebra, galing sa loob. So yun lang po.